Meron po kayong rice cooker. Ilang buwan nyo palang ginagamit at magtaka kayo. Bigla na lang pong hindi gumagana. Saksak nyo na po sa kuryente. At nakapatay po lahat ng ilaw, ano, ng indicator. Buksan nyo lang po yan, mga kagalawan. Baliktarin nyo. Sa ibabang bahagi, buksan nyo hanggang sa makita nyo yung piyesa na to. Ito lang po yung pinaka kadalasang salarin yan. Actually, ito po yung pinagpalitan ko na. Ang tawag po dito ay thermal fuse. At ito po yung madalas na nasisira sa ating mga electrical equipments. Kagaya po ng ating rice cooker, ng ating plancha, ng ating pong electric pan, at ng iba pa po nating kagamitang dekuryente sa ating pong tahanan. Ang thermal fuse po ang pinaka nagsisilbing safety device ng ating rice cooker nga po o ng anumang dekuryenteng gamit sa bahay. Napakaliit lang na piyesa pero napaka-importante po nito. Pumuputok o napuputol po yung fuse kapag ka nagkakaroon po ng problema electrical sa ating kasangkapan o sa ating gamit. Kaya pag nangyari po, maging tayo ay kayang-kaya po nating palitan ang ating thermal fuse. Pumunta lamang po tayo sa pinakamalapit na electronic shop at maghanap po tayo ng fuse. Ang mahalaga lang po, tugma o akma yung fuse na ating bibilhin sa fuse po na ating papalitan. At napakadali lamang po ng proseso. Kung paano po natin tinanggal, ganun din po natin ibabalik. Hindi na po kailangang dalhin pa natin sa pinakamalapit na electronic repair shop para po gumastos o magbayad po tayo kasi napakasimpleng gawain lamang po nito. Ano? Kaya-kaya po natin yang i-DIY, mga kagalawan. Maliit na bagay po. Pero sana hangad ko na magbigay po sa inyo ng konting aral o di kaya'y inspirasyon na posible pong makatulong sa araw-araw natin pong buhay. Hanggang sa muli po, maraming salamat. At hanggang sa muli, ito po ang inyong kagalawang si Arman. Hangad ko na sa anuman pong inyong ginagawa sa buhay, kayo po ay patnubayan din po't gabayan ng Panginoon. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam.